Totoo ba itong nagpasa sa akin ng naglaslas sa sir? Zero. Oh, man. Pachilyo eh. Kanino yan? Kanya yan, sir. Patawakan ko na yan, sir. Ha? Ano yung pinasa mo sa akin na picture? Naglaslas ka? Ma'am, kasi nag-aalala po itong si Mister. Ginamot mo na. Punta natin kay Anel Ignacio para pailan na lang kaso. Pagtatanggol natin kayo. Tama, sir. Hindi pa pwede yan. Benny, tumawag ako kasi kailangan ko lang may ipa-report. Kung nabalitaan mo yung kay Rafi Tulfo, yung iniwan yung buong pamilya niya, ng babae, ng mama sa ibang lalaki, i-report namin to para mapatawag sila ng embassy sa ginagawa nila. Hindi naman to mag-asawa, nagre-relasyon dyan sa Riyadh eh. Kailangan to, masampulan to eh. Masyado matatapang itong mga to eh. Okay. Ha? Sige, sige. Wala mahuwarap at magbago. Tulungan namin kayo. Pinakiusap ni Day Arnel na ASAP, kukunin na yung wife mo doon sa bahay ng employer and then ililipat na siya doon sa FRA doon. Yung FRA parang agency doon sa Jeddah, kapartner nung agency dito, pinapa-workout na ma-release na yung kanyang exit visa para mapauwi. Bukas, ikaw hindi naman na magkakaroon ng pagkakataon na i-reside mo para patas. Kukupkupin namin siya overnight. Tomorrow morning, susunduin ka namin dito sa opisina ng OWA. Ha, okay, makapagpahinga ka muna ngayon, okay? Sobrang talaga. Ma'am, ganda-ganda pala ni Ma'am. Kaya pala talagang pinag-aagawan. Anong sasabihin mo mamaya kay Sir? Mag-ipag-ayos na lang po. Para sa mga bata. Para sa mga bata. Okay. Pero wala na ba talagang pag-asa na? Wala na. Ano ba talagang dahilan? Yung bisyo niya po. Yung ganun. Anong klaseng bisyo itong pinag-uusapan natin? User po yun. User? Nagda-drugs? Yeah. Kung nagda-drugs siya, eh, bakit niya naitaguyod yun ni Ma'am o anak nang wala ka? Eh, every month ako nagpapadala eh. Dito pa yung anak ko. Resibo, sa kanya lahat pangalan niyan. Pagkano pong pinapadala niyo kada buwan? 19, 20. Malaking pera ko yun. Oo, oh, lahat-lahat pera ko. Tapos siya po'y classical driver. Kumikita din siya. Sa kanya lahat-lahat pangalan niyan. Nakita niyo na ho ba talagang siya ay nagda-drugs? Oo. Napakaseryosong akusasyon po yan. May ebidensya kayo? Eh, background check na lang po dun sa akin. Eh, kung nagda-drugs siya, bakit mo siya iniwan? Kung talaga may problema sa siya na mas lalong hindi ka umalis para masiguro na... Hindi naman yung parents ko, nag-aanos sila lagi. Kontak naman lagi. So, yung dahilan mo? Pero ma'am, hindi mo ba naisip yung kapakanan ng mga anak ninyo? Kasi, ko, every... I mean, pinabaya mo yung mga bata nang gugutom. Hindi ka manawa. Tingnan mo po. Eh, kasi sabi niyo, kung minsan wala siyang kita, hindi ka nagpadala, nagugutom sila. Consistent ka ba every month? Opo, sa lahat lang. 19,000? Now, kumusta kayo nung si engineer? Wala na po kami kontak nun. Ma'am, bititingin mo sa kamay mo. Pwede mo makita yung kamay mo? Eh. Okay. Kasi may pinadala siya, sir, picture na may laslas na kamay. Ano yun? Niluloko ko yung isa. Niluloko saan galing yun? Yung may kutsilyo tapos may laslas. So ano yun? Kinuha mo na sa Facebook? Yun. Sa akin yung gawa ko lang yun. Parang tinakot ko yung para kasi... Ah, naglagay ka ng ketchup? Ah, ketchup yun. Ah, ketchup yun. Tapos kutsilyo. Ang galing mo talaga. Ako sabi sa inyo, sir, maraming ganyan. Ang tindi talaga niyan. Napanerbius mo ako doon, mama. Naku. Kami lahat, oh, mga staff na natalanta kami. Papasukin na natin.
pa. Si sir, upo rito, sir. Okay. Oh, ayun na. Okay. Mga bata. Okay. Yakap, kiss mo na sa mama. Kiss, isa-isa. Sige. Yung mga bata, pwede sa labas muna natin. Bigyan muna natin ng merienda sila. Mga bata, wag muna kasi medyo masayang pag-uusapan namin, ano? Okay, sir, bago niyan. Wala nang pasikot-sikot pa. Nag-usap kami. Isang dahil lang kung bakit ka niya iniwan ay dahil ikaw ay gumagamit. Yes or no? Dati, sir. Namin ko naman na dati akong nagtutulak, sir. Kailan ka huminto? Nung pagka nakulong ako, sir, tapos huminto ako, sir, mga 2015, hindi pa nakaalis ang asawa ko, sir. Ah, nakulong ka? Oo, nakulong. Napagbayaran mo na yun? Napagbayaran ko yun. Tapos paglabas mo, nagbago ka na? Oo, sir. Bago ako, sir. So, ma'am, yun pala eh. Oo nga, gumagamit siya. Alam mo pala, nakulong siya, pinagbayaran na niya. Ngayon, paglabas niya, nagbago na siya. Ikaw hindi nagbago. So, ma'am, anong masasabi mo tungkol doon sa kanyang sagot na alam mo naman pala na siya ay nakulong na at nagbago na at nung lumabas siya, naayos niya yung problema yun hanggang sa ikaw makapunta ng Saudi. Eh, puro parating siya sa akin eh. Nakakaasal, nakaano na. Kakasakal. So kanina, drugs. Ngayon, nakakasakal. Bago naman yung Dubi-dubi. Patapatang yung ano niya sa akin eh. Pero ma'am, kung ganun, huwag ko sana kayo magsinungaling kasi pangit ko yung nagsisinungaling. Gagawa ka ng issue na para tirahin siya para lamang lumabas kang maganda at siya masama. Pangit yun. Sana, diretso na agad. Sige, ayaw mo na. Alisin natin yung drug issue ay nasasakal. Ano ang personal na dahilan mo sa puso mo? Ayoko na. Kahit parents ko, ayaw ko na. Sakit-sakit ang ginawa niya dahil? Sa akin. Patong-patong na ngayon, kasalanan niya sa akin. Ito lang lalaki, mabubuhay ako, sir. Eh, bakit ka nagkipag... Eh, dati pa yun eh. Last year pa yun. Nung bago nag-New Year, nag-ano tayo, nandito lahat yung mga message mo sa akin. Inamin mo, oo, kami pa, sabi mo sa akin. Sabi ko sa'yo, nung bago ng New Year. Last year, payet. Bago New Year, man, nandito ang mga sabi mo sa akin. Nung bago ng New Year, nagmamakaawa ako sa'yo. Ma'am, wait, iba natin ayusin ang pamilya natin bago mag-New Year? Sabi mo sa akin, sige, humingi ka na, apologize. Sabi mo sa akin, wala pa yun. Sabi ko, kung hindi talaga, giblock mo na ako. Sarana ako sa'yo. Giblock mo ako. Kaya wala na akong sa isip ko na hindi kita makontak, kumunta ako kay si Rapi. Humingi na talaga ako ng tulong kasi yun ang anong ula na kasi ako. Kasi sinabi ko sa'yo, isipan mo yan. Kasi ako mapapahamak doon. Alam mo ba yun? Kaya nga, naghingi ako ng tulong kay si Rapi. So ma'am, anong plano mo ngayon? Plano po sir. Uy ako sa amin. Kasi nang baka tayo isama ko. Ayun mo na. Yung? Kasi namang sasama sa akin, isasama ko sa amin. Kung natin reaction yung social worker? Actually, naka-schedule kami pa for counseling sana sa kanila tomorrow. Yung magiging decision siguro ni Sherlyn is magiging decision niya yan. So, inaasahan natin sa pagkikita nila ngayon na magkakaroon ng pagbabago kung ano man may decision si Sherlyn, ano man may decision si husband. Okay. Now, sir, kung ano man yung decision niya, handa ka ba? Kung ganun talaga desisyon, hindi naman ako siya pinipilit kasi alam ko, sir, na mahal niya na talaga si ano. Kasi sinabi na talaga niya sa akin. At sinabi rin ng mga kaibigan niya sa akin, sinabihan siya na kung gusto mong ano sa pamilya mo, umuwi ka sa pamilya mo. Ang sabi niya, hindi ko kaya mawala si Edwin sa akin. Yun ang sabi niya sa akin. Kahit masakit para sa akin kasi pinipilit ko naman lumaban para sa pamilya namin. Pero wala. So, anong plano mo ngayon, sir? Kung halimbawa, talagang seryoso na siya na hiwalayan ang gusto mangyari. Hindi ko alam ang plano ko, sir. Ang ano ko lang, huwag lang pilitin ang mga bata na kung sasama sa'yo. Ano. Kasi hindi ko rin naman kahit, hindi ko rin tinuturuan mga bata na
hindi ko minasama yung mga bata. Siguro kailangan assessment lang, diba? For both of them. As far as custody is concerned, sino bang karapat dapat na magulang na mag-alaga sa mga bata? Sa bata, sir, dahil minor din yung mga bata, this has to be coordinated with the DSWD. So after the counseling tomorrow, we will try to coordinate with DSWD with regards to yung sa custody ng mga bata, parents, pero, yung kanilang kapasidad. There's an exception to the rule. Yes, sir. Kaya nga may evaluation yan kasi may allegations si sir na siya ng lalaki at inaamin naman niya na pwede rin i-consider yung the fact na wala siyang pakialam sa mga bata and also putting her life in danger, kahit nasabi natin joke pa yon yung paglaslas. So, stress yung sa kay husband nung malaman, and then yung mga bata, nakarating dun sa mga bata na nag-attempt mag-suicide yung kanilang nanay. Yung mga ganun, it has to be put into consideration lahat-lahat ngayon. Alright, ma'am, ito ah, labas na muna yung social worker dito, labas na yung ating batas. Ito, bilang isang tatay ako eh. Hindi mo ba mai-consider yung bang pag nagkahiwalay kayo, ang talo dito, yung limang bata, nakita mo naman yung pagdating nila, sobrang iyak nila, yakap. Yung isa ayaw kang makulong, at ang gusto nila, buo kayong dalawa. I mean, what is happening right now, I'll tell you frankly, I'm sorry ha, selfishness ang umiral sa'yo. Yung, ma'am, let me just finish. Kung ano yung sa tingin mo na komportable ka, na pabor lamang sa'yo ang iniisip mo, hindi mo naman iniisip yung kapangal ng mga bata. Ayaw mag-sacrifice sa pagsasakripisyo ng bawat isa, diyan tumatatag ang samahan ng mag-asawa. Yung walang sakripisyo, yun yung mataas ang rate ng hiwalayan. Last na po. Tapos na. Wala. So, tanong ko, mahal mo ba yung mga anak mo? Sobra. So, hindi mo pagbibigyan yung hiling ng mga anak mo na kayo ay magsama-sama, alang-alang sa pagkabuo ng pamilya. Kaya mga bata, okay na ako doon. Pero alam na mga bata na pag-alis mo rito, okay kayo ni tatay. Ngayon, nung pumunta ka na abroad, nalaman na rin nila na, sorry ma'am to use the word, nag-L-A-N-D-I ka, nakalimutan mo na si sir. Eh, wala din eh. Ano dito eh. Nakakapagod din. Control na control niya ako eh. Bakit nung bago ka umalis dito, hindi mo sinabi yan? Bakit mo sasabihin na ngayon, palibasa eh, nakatikim ka na ng buhay sa ibang bansa, nakalimutan mo na yung mga paghihirap niyong pareho dito. Ano bang sitwasyon? Ikwento mo. Nung paalis siya, halimbawa bukas papunta na siya ng Saudi. Okay naman sir, kasi hinatid ko pa nga siya doon sa employer, sa ano niya sir, sa doon sa agency nila sa Jinsan, sa Labangal. Sabi ko sa kanya, huwag kang magpapadala sa mga ano ha, mga sulusul, mga tentasyon. Sabi niya, hindi ko magagawa yan da, kayo ang buhay ko, ganyan. Hindi yan darating, hindi yan mangyayari da, kasi kayo ang buhay ko, sabi okay. niya. Gawin natin to para sa kapakanan ng mga bata. Paano po yung bang damdamin mga bata, sila ang casualty? Nag-gera kayong dalawa, isipin mo sa gera, nagbarilang kayo. Kaso, ang tinamaan yung mga bata. Alam ko po yun. Hindi ka ba makonsensya doon? Alam ko po yun. Sa ginawa niya sa akin, wala. Wala ba yung one last chance, give it a try? Wala. Pagbalik mo, na kapag hindi pa rin, ayaw po na. Kumbaga, one last try. One word is enough. Pero sir, meron na akong gustong tanungin. Sige. Nagulat ako sa pinapadala mo, 19,000 a month? Yeah. Halos buong sahod niya, binibigay niya. Wala nga ako mabili sa lawal ko, sarili kong gamit lang. Paano ko nabuhay doon ng ano? Discard na lang po. Mga amo ko, bait-bait. Okay. Halos lahat pala ng sweldo niya pinapadala niya sa'yo. Sana punta yung 19,000 plus yung kinikita mo sa tricycle. Ito sir, yung 19,000, hindi yan mapunta sa amin lahat. Mm-hmm. Kasi bago yan siya makapadala, magsabi yan siya na, da, hiraman mo yung silalay ng pera doon sa kapitbahay namin, kahit tawagan yung kapitbahay namin doon na nagpa 5-6, humiram ako ng pera doon, sir, para ibigay sa kapatid niya, nasa paaralan. Mm-hmm. Da, hiraman mo si mamang ganito, 1-5, hiniraman ko. So, ibig sabihin, hindi lang pala pupunta lang sa 19,000, kundi sa mga kamag-anak niya rin. Sa kanyang kapatid. Mama, kapatid, mama, papa. Magkano titira sa'yo? Matitira, 10,000, mga ganyan. So, hindi pala nagluloko ito si sir. Yung pera, nagagamit niya sa tama. Sino ba nagre-report sa'yo? Ba't nagkaroon ka ng reporter? Parents ko, mga kapatid ko. Grabe naman siya mag-report. Halos doon nga sila natutulog sa bahay. Yung kapatid mo, grabe siya mag-report. Magdala pa yan sila ng mga barkada doon. Sobrang dami, hindi ko naman sila tinataboy kasi kapatid mo, bayaw ko. Doon sila natutulog, tag-apat, lima, anim pa yan sila doon natutulog.
Tapos sabihin nila na ganyan ako. Wala, hindi ako, ano, wala talaga sa, ako, para sa akin, wala akong nagawang mali para sa pamilya niyo. Okay. Ma'am, paano may paliwanan sa mga anak mo, lalo na doon sa panganay ata yun, na ayaw kanyang makulong, basta't bumalik ka lang daw kay tatay. Paano may paliwanan itong nangyari sa inyo ngayon? Talaga. Paano may paliwanan sa mga bata? Sasabihin mo, ayaw ko na sa tatay mo kasi pagod na ako. Sa tingin mo, sapat na ba na excuse yun na mabibigay mo sa mga anak mo na basta ayaw ko na lang? Pero kung sinasabi mo sana, pag naghiwalay na kayo, mga anak, hiwalay na kami kasi nang bubog-bog yan. Yan ay inutil, yan ay batugan, tapos adik. Magtutulungan mo lang kami para sa mga bata. Pakita namin na parang ano lang kami, yung ganun. Pero wala ng affair po. Kapagod, sir. Yung ginawa niya sa akin, grabe. Hinamak niya ako sa buong mundo eh. Yang hiya ako. Parang wala akong kaluluwa. Sampalin kita dyan eh. Grabe ka. Yung last month, nag-usap tayo, okay lang mga bata na lang iisipin natin. Ba't ginawa mo to sa akin? Hindi. Nag-usap tayo ulit, sabi mo sa akin na... Ano? Na isitil natin, sabi mo sa akin na... Sitil mga bata lang, di ba? Sabi ko sa'yo. Hindi. Sabi mo rin. Okay, support na tayo, ginawa mo ako. Sige ko. Hindi ko na patawad sa pamilya ko yet. Sobra ka. Diring-diri ka na sa kanya talaga. Wala na. Sa ginawa niya sa akin, wala na. Kahit 1 week. Kahit one day, magsama kayo sa isang bubong bina mag-asawa for one day. Lang, okay. Ha? Wala po, wala. Bakit nandidiri ka na gano'n? Sa ginawa niya sa akin, wala na. Ano yung ginawa niya? Sa mo yung... Yung pagpunta sa amin. Ah. Maayos ko sana yun eh. Pero ma'am, yung ginawa mo naman kasi sa kanya, eh meron siyang nabalitaan. Eh, sinabi niya sa... naman ninyong pareho ni engineer na meron kayo relasyon sa online chatting. Kahit na siguro... Sir, ma'am, kahit na sinong lalaki, lalaki din ako. Kung sa akin nangyari yun, eh mag-urimentado ako sa galit. Ganito, ako mag-sponsor, yan. Sagot ko, pera ko. I-ano ko kayo, bakasyon, honeymoon? Diyos mio. Ayaw talaga. Bakit Diyos mio? Yung Diyos mio. Ayaw ko na po. Boracay, 2 days, 2 nights. No? Nakuwatan na lang. Ispain ko yung time ko sa mga anak ko. Wala na po. Magkasama lang naman eh. Magkasama naman eh. Okay lang sa akin. Kayo? Sport lang, opo. Sport lang? Sport lang. Okay, sige. Itong gagawin ko. Ranette? Sige. Ibubook namin kayo. Ano gusto mo? Local o sa San province? Ba? Nagtanong pa. Ba? Pwede sa... Mapili pa. Boracay? Pwede sa Cebu? Ayaw na po. Uwi na lang ako sa amin. Ayaw ko na. Ma'am! Ikaw naman, yun lang naman, ayaw ko na po. Parang kaibigan lang. Oh, kaibigan, aper. Aper na. Diyos ko po. Sige, sir, aper. Oh, ano yan? Parang kampanya, shake hands. Parang gano'n lang to si ma'am, ano? Oo, naku, kagami pa yan. Naku, sir. Parang game lang. Sa totoo, kahit sa inyong babae. Hindi ganito ang ugali ng asawa ko dati, sir, nung umalis. Ano? Hindi ganito. Nagbago? Laki yung pinagbago. Bakit? Lagi, sir, kahit sinong nakakilala sa kanya doon sa amin, kung ganito. Ang mabait ko, diba? Sa ginawa mo sa akin, mabait pa ba yun? First 6 months, ano yan? Ay, ingat kayo dyan, dada. I love you. Mga ganyan. Bago siya gumising, alas 2 dito, sir. Nag-chat siya, nag-video call kami. Tapos pag bago siya matulog, video call naman lahat. Tapos bigla lang nag-iba, sir, ba, na... Sabi ko, hindi ko na siya tawagan ko siya, may kausap na siya, mga ganyan. Nag-video call, tapos sabi niya, nagra-respond siya, tapos... Sabi, biglang hindi na namin siya hindi na namin siya makausap, kanyang sir ba? Hanggang sa dumating na namin, nalalaman na ano, kinukumpronta ko siya. Kaya yung ginagalit niya sa akin, sir, kung yung kukumprontahin ko na siya. Pero... Yung wala ko namang ano eh, ebidensya, yung gano'n. Hindi eh, balik ko, ipaliwanag ko sir ha. Nung una kung... Ang dumi kasi ng utak niya. Nung una kung nagkumpronta sa'yo, ma'am. Pag-BSA yung phone ko, ganun-ganun agad. Online ka sa ibang... Hindi, ganun. Pero ma'am, may pag-aamin na mismo sa inyo at saka si engineer na may relasyon kayo kahit nasa chatting. Old po yun, dati pa. Kaya nga. So, meron talaga siyang dahilan na para mag-selos. So, may pinagbasihan. May basihan na ngayon yung kanyang pagsiselos dahil napatunayan at inamin mismo ni engineer na talaga may relasyon kayo. Dati pa nga. Maski na po. Excuse mo na, sir. Diba, alaala mo na yung nilo pa yung account niya. Pinasahan niya ako ng video. Tapos kinumpronta kita, pinasa ko sa'yo. So may pinasang video si lalaki. So sa video ngayon, ano nga ang laman ng video na yun? Yung malaswang video ko, sir. Kaya nga, sino yung nasa video? Siya, sir. Asawa ko, sir. Oh. Tapos ganito, sir. Pinasa ko sa kanya, sir. Di ba pinasahan kita ganun? Hindi. Parang di ka lang magbabae. Hindi. Maniwala ako, hindi ako nagsisinungaling. Mamatay man lahat na anak ko ngayon. Ako, honest lang talaga ako na
Alaska? Yung Sherlyn Gerasta na account ko, na pangalan niya, at saka profile ko siya, ginagaya ko yung profile niya, sir, eh. Mm-hmm. Profile niya, tapos profile niya, kung gagayahin ko yung profile niya, nag-chat sa akin yun ngayon si Nilo, pero yun dyan si Dwayne. Mm-hmm. Nilo yung account, sabi niya, I miss you. Ano, sabi niya sa akin, sabi ko, miss you too. Sabi naman niya, sabi lang mo, nagpasa siya ng ano, sir. Sabi ko, luma na yan. Luma, bigay mo yung luma. Ilang picture ang pinasa? Video, sir. Yan kasi ang pinasa yun. Kung pinasa yun? May pinasa ka man sa akin, mang, na sinasabi mo yung pangalan ko eh. Yung birthday ko, naalala ko yun, nag-ano ka sa akin, na nag-video call tayo, birthday. Pero yung kinukumpunta kita na may pinapasa sa akin, hindi mo pinasa sa akin yun. Doon yung galing kay lalaki. Okay, ma'am, pinagbibintahan mo siya kanina pa. Isa sa mga dahilan, ayaw mo na sa kanya, sabi mo eh, dahil may babae siya, sakal na sakal ka na. Eh ma'am, ikaw ang dapat talagang ibalik sa iyo yung mga ganun salita. Dahil may ebidensya ka, oh. Meron pang hubad na mga malalaswang video. Oh. Sa kanya ko po yung video. Tapos may pag-amin pa mismo yung si Edwin. Samantalang sa kanya, wala kang ebidensya. Ito sa iyo, solid. Ha? Sorry, ma'am. Hanay ko yung choice. Alam na ako nag-solid sa ila, pero ngayon ko lang sinabi sa kanila to. Sa iyo ko pinasa yun ba? Diba? O sige, sa akin. Sa akin mo na lang pinasa. Basta yun lang. Ako yung duming-dumi dito, oh. Uri ko, wala na. Sorry. Sampaling kita dyan. Okay lang. Sorry, mama. Sana hindi ka sasama ng loob. Dito kasi, kaya na brought up ito at gusto kong talagang halongkatin para malaman yung punot dulo ng paghiwalayan ninyo. Kasi it's not fair para dikdikin mo siya at sabihin siya may dahilan, konsensyahin mo siya, siya may kasalanan. Luminito po dito, base po sa aking obserbasyon, ikaw talaga ang may problema. So sana ma'am, be truthful to yourself. Sabihin mo sana, ayoko na sa kanya kasi meron na akong pinagkakabalang iba, period. And then I'm not gonna push. Pero kasi ang dami yung pasikot-sikot, di lalo kami naiinganyo na magsalita pa para malaman yung katotohanan. Now, alam na may katotohanan, hindi na may ipupush. Kasi lumitaw na. Na ibig sabihin, nambaliktad ka. Ayaw mo lang kasi may lalaki ka na. Yun yun. Okay. Sira na puri ko. Sira na puri mo. Eh yung paghubad mo sa... Sorry, mama, I'm so sorry. Yung paghubad mo sa kay engineer, sa tingin mo hindi niya ilalabas yan one of these days pag kayo nagkaaway? Sa experience po namin, pagdating yung time na hindi na kayo nagkaigyan ng engineer, gagamitin niya yung pang-blackmail sa'yo. Ikaw, sir, huwag gamitin niya na. Hiniris ko man. Kung hindi, abulin kita. Hiniris ko yung lahat, sir, kahit... So, ma'am, talking about sira ng puri mo, ikaw po ang sumira sa puri mo, not him. Kanya ko po pinasa yun. May ano, may conversation talaga, mang na-screenshot niya sa akin ba na yung conversation ko ninyo, na sabi niya, sana yung video, ay, pinasa niya sa akin ba yung screenshot niya. Sabi mo, mang na, ayun, na-send na, loading lang. Ma'am, hindi ko na ipo-push. Kasi, ayun, naging malinaw na. And don't worry, sir. Tutulungan kita. Salamat, sir. Tulungan kita financially. Magkano ba yung tricycle? Bilhin ko lang yung tricycle ng amo mo. Hello, para sir. Hindi ka na lang mag-boundary sa kanya. Hindi ko. Yung kasing bahala ko, ma'am, si bibilhin ko siya ng tricycle. Napag-usapan ng mga staff. Para, eh, kasi ngayon, namamasada ka, boundary, di ba? So, kung sarili mo yung tricycle, siya pa yung ibibigay mong boundary. Magkano ba kita ng tricycle? 400, sir. 400? Lahat-lahat? Oh. So, bibila ko ng tricycle para sa'yo. Para at least intact yung kita mo, 400. Okay? Salamat, sir. So, ganun gawin natin, ano? Tiyan natin kung papayag yung kanyang operator na bilhin natin yung tricycle niya. Kung hindi, bibili natin siya ng unit. Tapos ipapakuha natin yung pagkisa. Okay? Okay sa'yo, sir? Sir. Congrats, sir. May tricycle ka na. Salamat, sir. Nainiwala ko sa'yo dahil talagang mapait kang tao. So, ma'am, okay na? Mabubuhay na siya. Okay na, sir. Kilawin talaga, miss. Ano, ma'am? Kikilawin mo? Ano yung kikilawin? Ma'am naman. Okay. Kahit na ang dami na niya nakita sa'yo, mahal na mahal ka pa rin. Mm. Bihira yung ganyang lalaki. Oo nga, no? Pili girlfriend na siya ngayon, eh. Ma'am naman. Ma'am naman, please. Ma'am, sa tingin mo, bobo kami lahat dito. Sa tingin mo, ikaw lang matalino. Huwag naman. Huwag naman insultuhin yung intelligence po namin. You keep saying, meron siyang iba. Samantalang ikaw nga dyan nakikita ng ebidensya ng hubad-hubad ng mga video at umami na mismo si Edwin. Come on, huwag. Wala po. Ma'am, don't. Ma'am,
huwag mo kaming gawing stupido dito. Sorry, please. Gamitin mo na lang ibang dahilan. Huwag lang yan. Kung si sir matagal mo na nilait-lait, maliit ang tingin mo, huwag naman kami isama. Okay, ma'am? Okay. Thank you, ma'am. So, mag-atin na lang kayo doon sa counseling. Tomorrow, yes, sir. Sama natin sa counseling tomorrow. Okay. So, gusto ko lang malaman, interested lang ako. Sir, ano bang ginawa ninyo at na-facilitate itong pag-uwi niya? Ay, yung so, ano natin, kinausap ko yung kanyang agency, pinaliwanag ko na, sa din mga nanonood, in a way, nililigtas natin siya eh. Kasi kapag ikaw ay kubalat na doon yung kanyang ginawa, so it will just be a matter of time bago siya, pwede siyang arestuhin. Uh-huh. So, nakabuti pa nga ito na inuwi natin siya. So, kinausap ko yung agency doon, pinakausap ko rin yung employer na it is best na ipauwiin nyo siya kasi unang-una, magugulo kayo dyan at siya rin mapapahamak. Kasi gusto ko rin ipaliwanag doon sa mga OFWs natin, mahigpit ang batas ng Saudi kapag dating sa pakikiapid sa hindi mo asawa. Aresto yan. Kaya yung naiwan doon, narinig ko rin si ng engineer. Si engineer na merong, tandaan nyo, ang Saudi, meron yung monitoring sa lahat ng mga, matindi sila. If gugustuhin talaga nila yan, pwede siyang mapahamak talaga. Okay. Sige po. Shake ka na muna kayo. Shake ka muna. Oh. Sige, sir. Salamat po sa pagpunta, sa pagtulong. Sobrang thank you, sir. Talagang hanga ko sa inyo, sir. At sir, madam, thank you, madam. To meet you in person. Thank you po. Okay. Sige. Pasukin mga bata. Punta yung si nanay. Jean Paul, anong gusto mo mangyari ngayon? Kasi maghiwalay na rin si tatay nanay. No, magbalik na kayo ni dado mo. Pero buhay, pamilya